Magandang umaga po sa inyong lahat. Panibagong araw dito sa bukid. Punta kami doon sa may kawayanan namin kasi i-check namin yung kapitbahay namin, yung asawa ni Lenlen. Kasi inutusan namin siyang magputol ng mga kawayan. Gusto namin i-clear up yung kawayanan namin lahat, kukunin lahat ng kawayan. At saka, kasi malaki pang area doon sa lupa namin, doon sa may kawayanan. Doon lang, oh. Yung mga kawayan na magagamit. Kasi madaming mga young bamboos doon. Pero yung mga, mga pwede nang gamitin para gawing bamboo house ay gagamitin namin. Siguro magpapagawa kami ng bamboo house, nung maliit lang, kubo-kubo, para pag may bisita kami, doon sila magstay. Let's go! Arawan yung bayad namin sa asawa ni Lenlen. Kasi okay naman, hindi naman kami nagmamadali na mag-clear up tong bamboo na to. Siya lang ang maglilinis lahat. Isa lang ang hinayar namin. Kasi budget. At okay naman siya magtrabaho. Sila yung gumawa ng bakod namin sa bahay. On time sila magtrabaho. At saka masipag yung trabaho. First day niya ngayon doon. Dito ako dadaan. Yan si your chick. Gusto sa mama. Yuri? Mama, I'm fine too. Be careful, okay? You go walk. Ayan din si baka. Si Dima, nilagay niya dito yung mga food waste na na hindi namin mailagay sa aming compost. Like mga kanin. Ayokong ilagay yung mga kanin dun sa compost namin. So dito guys, ito parte pa to ng lupa namin dito. So ito yung border. Ito yung border dito. Itong mga puno na niyog dito, hindi na to kasali. So to? Daanan ng mga tao dito. Tapos ayan, ito lupa na namin dito. At ayun ang bahay namin. Yan ang likuran. Yuri, Sully, come here. Huh? You're stuck? Do you need help? You want mama carry you? You want I carry you? No? Grapes. You want to walk? Where is grapes? No. This is not grapes. It's red. Yeah. What's the color of that? It's green. Green. Yeah, that's right. So ayan na ang mga kawayan namin. Sobrang dami. So tingnan namin pag may budget kami, mag-hire kami ng isa or dalawa pa para makatulong niya. For now, siya lang muna ang mag-clear up ng kawayan. Gusto nga namin ipa-clear up tong kawayan dito, guys. Kasi pag ni-clear up to, malaking area ito. At saka may sea view dito. So maybe in the future, pag magpatayo kami ng concrete na bahay, yung malaki-laki na, maybe dito namin ilalagay. Pakita ko sa inyo ang sea view. Ah, hindi masyadong makita ngayon kasi medyo hindi Ayan, may manggahan din dito. Itong gusto ito ni Dimitri, itong plot na ito. Hinihintay namin na ibibenta ng may-ari. Kasi gustong-gusto ni Dimitri dito. Mas kasi dito mas maganda ang view. May sea view. Diyan, na yan, sea view na yan. Makikita nga dito ang, I think Siquijor yata yan, or Cebu. Diyan, lalo na pag talaga, clear yung panahon. Tapos may manggahan dito. Perfect to, patayuan ng bahay dito. Baka ibenta to ng may-ari. Pag may pera kami ang bibili.
Ayan, ang dami namin kawayan. Actually, hindi lahat ng kawayan ay nasa loob ng aming lupa. Yung mga nasa labas ng lupa, of course, hindi namin puputulin. Mag-ano pa kami. Kakausapin pa namin yung may-ari. Bibilhin siguro namin tong mga kawayan na nasa labas, nasa part ng lupa nila, para ma-clear talaga to lahat. Sana ay pumayag sila. Ah, nandun sa loob yung namin, kapitbahay namin. He's in there, inside. You think he can do this alone? It would take months. Yeah? I think maybe we need to hire 2 or at least 1 more who would help him. Actually, marami nang nakuha na kawayan sa loob. Medyo clear na dun sa loob. Kasi dito din sila kumuha ng mga kawayan na ginamit sa namin, sa bakod. Baka! Oh, Papa, I'm scared. You scared? Monkey. Yeah. He thought there's a monkey here. Oh, ayan. Dun pala siya pumasok. Ayan, naririnig ko siya nagputol ng mga kawayan. Yeah, I think kaya niya itong putulin. Buti na rin yun, may trabaho siya. May bigay kami trabaho sa kanya. Kasi wala siyang trabaho at saka may 2 siyang anak pinapaaral. Tsaka yung si Lenle naman, lang din, naglilinis-linis lang din ng bakura namin at saka nung isang foreigner dun sa taas. Ayan, mas maganda ang view dito, guys. Oh, sa kitang-kita yung bukid dito. Mas maganda nga dito magpatayo ng bahay. Kasi pag naputol na itong mga kawayan, may sea view. Tsaka sa ibang side naman ay mountain view. Galing. Ayan si Lenlen. Say hi sa Lenlen, be. Wala ka ni trabaho dito sa usa ka foreigner? Wala na. Kay nga naman. Kuan ani. Ako ka tuwa sila Cebu nang dalga. Dapat kay magtrabaho maka kuan dito Sabado. Ano ara di ay naabot. Dili ka taman. Dili ra mi nagtuyok-tuyok. Hadlok po ni mula taw ta tong usa diri sulod. Kay magvideo-video siya. Tu apo si Yuri gakuyog-kuyog mahadlok pumig makuan aning kagingke. Ano ba na diri kay kuan no dan. Wala lagi kaga jacket. Gane, hindi na ba nahira kong pag jacket. Tigana kawayan wala halas din. Wala gakuyog-kuyawan halas din. Hala basig na wala ni halas diri na magabi Makaya ba? Sa ila mag-ilis taro. Ugma lamhan gulpihon lones. Sige. Ka ugma. Dire. Siguro. Lahalas di ari. Uy, dako kay kubra. Kaya one talent. Nakabalik na pala si Roman, guys, galing sa bukid ng Pamplona, galing sa bahay nila Ivan, Mumay at Sergey, at ngayong tanghalian nga ay pinuntahan namin tong Tierra Alta Cafe dito sa Valencia Negros Oriental. Sobrang ganda ng lugar na ito, sobrang ganda ng restaurant nila dito, napakaganda ng view at yung restaurant ay parang siya, Santorini, Greece ang style niya. At ayan, may sila dito, may tower, watch tower. Mamaya ay pupuntahan natin yung taas ng watch tower na yan. Itong lugar pa lang ito ay isang subdivision, I think subdivision, kung hindi ako nagkakamali, subdivision to na may restaurant nga
itong Tierra Alta Cafe. May mga ano dito, may mga lot for sale, subdivided lot for sale, pero yung mga nakaka-afford nito ay talagang yung ano lang, yung mayayaman lang talaga, kasi sobrang napakamahal ng lupa dito sa subdivision na ito. Kasi itong nasa Valencia Negros Oriental din ito, yung lupa dito ay talagang mahal kumpara doon sa, para sa town namin sa Darwin, na mura pa ang lupa. At sobrang napakaganda din naman talaga ng lugar na ito. Ayan, makikita mo ang view ng bukid, tapos makikita mo rin pala dito yung ano, view ng Dumaguete City. Nasa parang, nasa taas na to ng, hindi naman siya bundok, pero hilly siya. Hilly side, ang Tagalog ng hilly. Basta hills, nasa hills siya yung restaurant. Nakapunta na ako dito dati nung Christmas party namin, nung trabaho pa ako sa call center. Dito kami nag Christmas party last 2018 pa yun, matagal na. At ngayon lang din nga ako nakabalik kasama si sila Dimitri. Si Dimitri naman ay first time niya dito at sobrang namanghanga siya kasi sobrang ganda din. Sobrang ganda ng lugar. Hindi niya akalain na may ganitong restaurant dito sa Negros. Ayan, puntahan na natin yung taas ng watchtower at si Yurchik nga ay sobrang excited na din. Papa, can we go there? Papa, can you bring your chick? Papa. So scared. Wow. It's here. Be careful. Are you scared? You can see Cebu here. Let's make video. Ah, that's Sikihor. Insta. Sikihor and Cebu you can see from here. And Sumilon Island. Whew. So this is the view. So ito yung taas ng tower, may makikita dyan ang buong ano talaga. Makikita yung sobrang gandang view ng bukid. May swimming pool din sila dito na malaki at makikita nga dito ang Dumaguete City. Overlooking talaga yung lugar na ito. Kaya sobrang napakamahal din ng lupa. Yung sa last video na pinuntahan natin na Monkey Sanctuary, nasa baba lang din ng lugar na ito sa may kalsada. At malapit din dito yung ano, yung Sulphur Mountain, malapit lang din. Party. That's Dumaguete City, right? What can you say about this place? Nice view from here. Nice view, but hot. It's so hot. It's so hot. Yeah, the view is superb. From this side, you can see the island of Sikihor, Cebu, and Dumaguete City. And this side is the mountain, the river, a small village. Vlog daw siya. Showing the floor. Papa, we're going to try have a ding 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 ding.
nice yams. Say hi, friend. He wants more. Woo! Hot dance. Papa. Break dance. Pop. Oh. Oh. Sleep. Work. Sleep. Dizzy. No, I know it. Ah, pop. Yay, dirty. Kaya nakauwi na kami ng bahay. Baka! Sinalubong kami kaagad ng aming mga aso, si Baka, wow, si Churney. Strong. Churney pala ang pangalan ng aming itim na aso. Bagong ampo namin yan, si Churney. The dogs destroyed my plants! Oh no! I checked it today before we go. It was you destroyed this? It's you? No, but I checked today before we go. It was okay. I have... Yuri, why'd you do that? I only have two left. It was already growing. My coriander. This is the coriander. Oh my gosh. I didn't have coriander anymore. Oh. I'm crying because you destroyed my plants. Mommy, you cry, cry. Yeah, I cry because you destroyed my plants. It's you destroyed my plants? Don't destroy my plants, okay? Don't destroy my plants. He said, don't cry, mama. I'm crying. You destroyed all my plants. My plants. I want to be careful. Careful, mama. No, don't touch. But I'm sad! My plants are dead! My plants are dead! Papa! Papa, don't check. Try another one. No, I don't want dump truck. I want my plants! No, Mama, dump truck. I want my plants! My plants are broken! Dead! What? At ayan, pumasyal muna kami dito ni Yuri sa aming kapitbahay sa hapon kasi itong si Yuri ay hindi naman makukumpleto talaga ang araw niya pag hindi siya nakapasyal dito sa aming kapitbahay. At naabutan nga namin itong aming mga kapitbahay na nagso-sorting ng mga buto ng kakao para gawing tsokolate. Ito yung sa last vlog ko na pinakita ko sa inyo na bilad sila nitong mga buto ng kakao. Next process naman ito ay i-roast or tawag doon. Basta, i-roast yung mga buto at saka ipapagiling nila doon sa Dumaguete City. Dadalhin nila to sa Dumaguete City kasi doon lang naman ang may machine na magigiling nito. Yung gilingan. Okay, nice guy. Ayun, liito mo na sa kuwan yun sa. Ayun, sigag, kuwan! 29, yung palit mo na yung kuwan. Chicharon. Hinanag na kayo pinadala. Chicharon o gampaw. Nagluto na rin pala ako nitong mga hipon para sa aming hapunan. Kasi sabi ni Roman, gusto niyang itry ang fresh na hipon dito sa atin sa Pilipinas. Kasi yung mga hipon doon sa Russia ay puro na mga frozen. Ito ay fresh talaga nabili ko kanina sa market. At ngayong araw naman na ito ay dinala namin si Roman dito sa beach, dito sa Darwin. Kasi ipapatry namin sa kanya ang pag-snorkeling. First time niyang mag-snorkeling. Hindi pa siya nakatry mag-snorkeling. Ayan, ipapakita natin ang underwater world dito sa ating lugar sa Darwin, Negros Oriental. Sobrang ganda ng underwater dito. Maraming magagandang corals, mga isda.
at ibang-ibang mga iba't ibang mga marine species nandito na lahat. Mag-free diving din kami. Timing nga at sobrang ganda ng panahon ngayon. Diri rami sa upat dai kay maligo. Sila ra man duha malingkod maligo mi. Dili na mi kauban. Sila ra diri kay adto mami. So, we're here. It's Sunday today. That's why there are a lot of people here. So hot. Ayan, mainit. Perfect day talaga para mag-free diving, mag-snorkeling dito. Ayan si Yuri. Dito siya maglalaro habang mag-free diving kami. Si Lenlen yung magbabantay sa kanya, yung kapitbahay namin. You already free diver instructor now? Ayan si Dimitri ay tinuruan niya si Roman kung paano ang proper breathing at kung paano mag-equalize ng tenga para makapag-dive siya ng malalim mamaya. At ayan guys, sobrang napakalinaw ng tubig ngayong araw na ito. Ayan si Roman, chill-chill lang siya dyan. Pero medyo kinakabahan na yan kasi first time niya mag-freediving. Ayan, siya ang nauna. Siya ang pinauna namin na mag-dive. Kaso natakot siya. Kasi hindi siya makapag-equalize ng kanyang mga tenga. Kaya ayan, bumalik siya kaagad. At ako naman to. Yan ang suit na nabili ko sa Lazada. Hindi na ako makakagat ng mga jellyfish dito. And then si Dimitri naman. Tsaka si yan si Eugene. Sobrang bright ng kanyang freediving suit. At mas mainab din na bright colors yung freediving suit mo kasi pag for in case may mangyari ay madali kang matagpuan, madali kang makita. Yung kay Dimitri naman kulay blue pero may yellow siya sa kanyang, yung weights, kulay ng weights niya ay yellow. Bright din na kulay. At yung sa akin naman na suit ay black, mas warm kasi yung black. Pero yung ano ko, ang belt ko naman ay pink, bright color din. Para at least in case of emergency ay madali lang kaming makita. At ito yung ano ko 15 meters deep na pagdive ko. At ito pala ang mga coral reefs dito sa Darwin Negros Oriental. Isa itong protected marine sanctuary itong area na to. Kaya bawal talagang apakan yung mga corals na yan guys. Kasi pag inapakan mo yan, madali yan silang namamatay. At it takes thousands of years para tumubo ulit ang mga corals. Kaya bawal na bawal apakan ang mga corals. Huwag niyo pong apakan ang mga corals pag naligo kayo ng dagat. At be careful din kasi pag inaapakan nyo yan, nakapaa kayo, ay siguradong masusugatan kayo kasi sobrang matulis niyan.
At pagkatapos nga naming mag-free diving ay may mga batang nangaruling dito sa beach at si Roma naman ay sobrang na-curious dyan sa kanilang parang ano yan, anong tawag dyan, drum, maliit na drum. Na-curious talaga siya dyan sa handmade na drum ng mga bata at gusto nga niyang itry. So, ayan. Si Roman ay ano din pala, guys, sabi ni Dimitri, ano siya, drummer din siya. Hobby niya din ang pagdadrum-drum. Pagkatapos namin sa beach ay dumiretso na kami agad dito sa coffee shop naman sa taas ng taas pa to ng bahay namin. Itong coffee shop na to ay same barangay sa aming bahay sa Baslay, Negros Oriental. Kaya nga rin pala namin nagustuhan itong Baslay kasi nga ay nung magjowa pa kami ni Dimitri ay dito na kami pumupunta. May hot spring kasi dito at yung coffee shop nga, lagi naming binabalikan dito. Kaya dito din namin naisipan na bumili ng lupa. Kasi talagang na-inlove kami sa lugar na ito. So ayan, si Dimitri ang gagawa ng cappuccino na kape kasi bibidyohan daw siya ni Roman. So kinausap namin yung in charge dito na si Dimitri ang gagawa ng cappuccino niya. At pumayag naman sila kasi kilala naman na nila kami kasi dati pa nga kaming pumupunta dito. I thought double. You ate? Yeah. So it's double. Oh, what for you use for cappuccino? Size. Size. Okay. This one, yeah, that one. Kay mo. It's roast type automatic or it should say? Automatic. Ah, that's all. Yeah. Yeah. Better when it's really cold, like for. Yeah. I'm very thirsty. Do you have this water? This water. Okay. Water. I have the water. Sydney, I'm thirsty. Sydney, give me drinking water. Water. Можешь только вот когда переливать. He's making cappuccino for Roman. Wow. Amazing. Yeah. But. Wow. Cappuccino? It's not yeah. Wow. It's actually not wow. Wow, very good. It's still wow. Okay, pwede na kamo trabaho. Look, Papa. Okay. You can already work part-time. Mo try siya og kuan-kuan. Only one? Готов. Помнишь это...